Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah, muna. Hindi kasi ako sanay tumingin sa mismong cam eh. Masanay ako sa screen. Time check. Magta 12 na ng tanghali. Tulog pa rin yung jowa ko. Tulog mantika siya, girl. Ang gagawin ko ngayon is magre-react ako sa mga old photos ko. Actually, ang dami kong gagawin ngayon. Ito yung listahan ng mga requirements ko. Actually, madami na akong natapos. Madami din akong hindi pa natapos. Pero tatapusin ko siya today. Kaya nga ako nag-vlog eh. Eh di, hindi ko matatapos na. Okay, so yun, magre-react ako ng mga photos ko dati. Look, kakain pa ata kami. Sorry din. Sorry sa mag-isa, nag-iisa akong tigyawat. Sana all isa lang. Ginagawa mo! Oh, charot lang. So yun, magre-react ako ng mga old photos. Dilem. Ang hirap kasi. So naka-laptop ako dito kasi hindi ko alam kung anong hahanapin kong picture. Tapos naka-phone. Sa phone kasi ako nag-vlog, diba? Bibili na talaga ako ng camera. Ang hirap kasi pag-phone. Pero na pag kailangan mo yung phone, parang mag-ganon. Kasi hindi ko siya magagawa kasi yun yung gamit ko. Anyway, ang dami ko sinabi. So, hahanap tayo sa laptop. Nanghingi ako ng picture sa pinsan ko, ang silaw. Kasi ang dami niyang picture dati. Pero namili lang ako kasi yung iba, blurred. Hindi ko alam, hindi ka, alam nyo ba guys, share ko lang ha. Nagkaroon ako ng Facebook. Ang ingin ng nanay ko. Nagkaroon ako ng Facebook, grade 7. Tapos nasira. Kasi, nung LM ako, hindi uso sa akin yung Facebook talaga. May Facebook ata ako, pero like, hindi ko siya ginagamit. Kasi, hindi ko alam, puro ako aral dati. Puro ako aral dati talaga. Tapos yun, parang nagising ako sa Facebook is nung grade 7, nung lumipat na kami dito. Ay, sorry. Kumalog. Kasi sa Mindanao, may internet naman kami dun, pero like, para kasing quality time talaga siya ng family nung mga panahon na yun. So parang na-enjoy ko naman talaga yung childhood days ko. At saka makikita niyo yung mukha ko dito kung gaano ako nag-enjoy. Pangit botek na. Hanggang ngayon naman. Pero, hindi ko alam. So hanapin ko. Sana ba yun? So yun nga, ang tagal kong hindi nagka-Facebook. Tapos nagising ako bigla sa Facebook. Grade 7 ako. Tapos, umuso yung camera 360, diba? Ang vain ko dati, sobra. Everyday ata ako nag-upload ng picture nun. Kaya siguro nasira yung Facebook ko. Hindi ko alam bakit siya nasira. Wala naman nag-hack nun. Hindi ko alam. Siguro kasi yung daming selfie. Everyday talaga ako nag-upload nun. Sa isang uploadan, 26 pictures. Alam yung mga friends ko to. Tapos sobrang hilig ko dun sa filter na yung red lips. Nga, ganyan-ganyan. Hilig, tas ganyan. Ang dami kong picture dati na di ko alam. Tapos, meron pang picture yun yung parang magiging dalawa ka. Ewan ko, lahat in-explore ko sa camera 360. So, yun siguro ang dahilan yung ba't nasira. So, nasira yung kauna, yung Facebook ko nung grade 7. Tapos, ginawan ako ng Facebook ng AirPods ko, grade 8. So, yun. Ito na yun, itong Facebook ko ngayon. Itong gamit ko ngayon. Grade 8 na to, nag-start. Tapos, wala lang. Na-amaze lang ako dun sa iba na pag ini-stock ko, yung mga Facebook nila ngayon, 2010, since 2009, tapos napaisip ako, grabe yung mga year na yun, wala pa akong Facebook nun, parang sobrang out of world, eh hindi, I mean, masa yun. So, magre-react na tayo ng picture, ang dami kong sinasabi. So, first picture. Uusod ako para dito yung picture. Wait lang, ang init. Ang silaw masyado. So, first picture. Yan. Gagi, anong mukha yan? Ano to? May story to, okay? Hindi ako nagdi-disco dyan or what. Kwarto to ng kuya ko dati. Ano to? Thanksgiving party to eh. Thanksgiving party to ng bahay namin sa Pagadian dati. So, daog.
Ito yung bahay namin dati. Tapos Thanksgiving ng bahay, tsaka kotse ata. Hindi ko lang pinagsabay yun eh. Tapos, ay syempre madaming tao, ba? Diba? Tapos kami, ito mga kasama ko sa likod. Kinap ko na lang kasi, wala. Since picture old photo ko naman, so kinuha ko na lang yung mukha ko mismo. Basta yung nangyari dito, nagpa-party-party kami niyan sa kwarto ni Kuya kasi hindi pa start yung program. Eh, syempre, diba, pag Thanksgiving, madaming sermon, madaming all hail mighty, mga ganyan-ganyan, hindi ko alam. Pero hindi naman katulad ng Catholic yung gaganon, basbasan ng alcohol. Hindi naman ganun sa Adventist. Parang may speaker, tapos makikinig, ganyan. Eh, syempre, kami, mga worldly kami. Mga ano kami, mga demonio girl, hindi kami nakikinig doon. So, pumunta kami lahat, kami magpipinsa. Madami kami dito eh. Naglaro kami doon sa kwarto ng kuya ko, nagpa-music. Eh, hindi kasi rinig to kasi naka-aircon din to, tsaka close na close yung kwarto ni kuya nito. Tapos yun, naglaro kami ng tagu-taguan, naka-off lahat ng ilaw. Ewan ko, namiss ko bigla maging ganun. Tapos yun, yun yung nangyari doon. Tapos bumaba na kami nung kainan na. So yun, masaya. Sobrang saya nito na time. Next. Hindi ko alam. Ano to? Grade 6. Grade 6 na to? Sabi nila, kain na daw kami. May nagsabi sa akin kasi... May nag-chat sa akin yun eh. Parang ka-schoolmate ko din dati. Sobrang hinhin ko daw ng grade 6 times. Kasi, dati kasi naalala ko pag naglalakad ako sa hallway. May mga nagaganon sa akin. Hindi ko daw nililingon. Yan, yung kwento nila sa akin. Pero aware naman ako dun. Ewan ko, takot ako sa lalaki dati. May kwento ako dyan kung bakit ako takot sa lalaki. Kasi, nung elim pa ako, hinahabol ako ng lalaki. Hindi ko alam kung kilala niya pa ako hanggang ngayon. Ako, kilala ko siya. Pero hindi ko na siya i-mention. Kasi baka nanonood yun ng vlog ko. Pero alam pa yun, grade, ako noon, grade 2? 1? Hindi ko alam. Naalala ko pa yun. Every uwi ko, kasi sa bukid din yung bahay namin dun eh. Every uwi ko, inaabangan niya ako lagi sa gate. Classmate ko siya. Tapos, dalawa kasi yung uwian ko dun. Gate at saka dito sa shortcut. Usually sa shortcut ako dumadaan. Kaso dun siya nag-aabang lagi. Kaso syempre, kung wala ako sa shortcut, nasa main gate ako ng school. So, nahuhuli niya pa rin ako. Minsan nakakatakas ako. Hindi ko alam. Ang challenging ng buhay ko noon. Grade 1 pa lang ata ako. Sinusundan niya. Actually, hindi niya naman ako sasaktan. Gusto niya lang ako makasabay. Pero natatakot talaga ako. Tapos, ang laki ng mata ko dati. Hanggang ngayon naman, malaki ng mata ko. Pero dati kasi, sobrang payatot ko. Tapos, naalala ko yung hinabol niya ako. Tapos, sabi ng mga tindera, ba't mo ba hinahabol yan, tarsier na yun? tarsier daw ako. Tapos, tumigil siya, tumakbo na ako. Yun yung naalala ko. Hindi ko yung makakalimutan. Tarsier, tinawag akong tarsier, guys. Pero totoo naman kasi malaki kasi talaga mata ko dati. Hanggang ngayon malaki pa rin. Pero kasi dati sobrang payat ko. So yun, ang layo ng story ko sa picture na to, no? Pero ito, grade 6 ko to na picture. Sobrang hinhin ko dati. Tapos yun, takot kasi ako sa lalaki. Takot ako sa lalaki sa pag may gusto sa akin. Pero hindi ako takot sa lalaki pag tropa ko. Kasi matropa ako sa lalaki. Para kasi akong boyish dati na mahinhin na hindi ko alam. Kasi siguro kasi introvert talaga ako dati ta sobrang extrovert ko sa mga pinsan. Lumaki kasi ako sa parang hindi friends. Lumaki ako sa more on kasi LM, nakatira ako sa Datagan. Tapos puro pinsan, parang Obena clan lahat yun. Parang magkaka-relatives lahat dun. So hindi ako sanay sa, alam mo yung makikipag-socialize sa ibang tao, ganyan. So yun. Next. Ito, same day nung kanina na picture. Ito para kung dito, na-share ko na to dati. Para kung tatlong ubo na lang or isang ihip na lang. Hindi ko alam bakit ganyan, pero alam ko masaya naman ako sa panahon na to. Okay ka lang ba dyan, girl? Naiingit ako dun sa mga ibang bata ngayon. Alam mo yung mga age pa nila, 14, 13, 12. 8, ang gaganda. Pero okay lang. Next. Oh, siyagaran sa tuhod. So, eto yung gagi mukha kong unggoy dito. Saktang hairline. Kalbo pa ako nito. Ay, eto ata yung nagbangsak. Ay, hindi.
bounce ba to? Hindi ko alam kung bounce yan. So, naalala ko to, ito yung ano, may mga kasama ko nito, pero binigay kasi sa akin to, nakakrap. So, basta sila Judy Ann, sila Feb at kasama ko nito, mga pinsan ko. So, yun. Yan, grabe. Ang lalaki ng ngipin ko talaga. Next. Eto, short hair ako dati. Ah, yung story nito kung bakit ako naging short hair. Kasi, nagpa-rebound ako dati. Nag-inarty ako bigla. Grade 4? Nagpa-rebound ako. Tapos, ang sabi nung bakla, huwag ako maligo sa dagat. Dagat yung sabi niya eh. Huwag daw maligo sa dagat ng 3 days. Ang nasa utak ko, dagat. So, naligo ako ng normal na tubig pagkabukas mismo. Tapos, nagulat ako, naglalagasan yung buhok ko. Ginagawa mo? Tapos, yung nagkukulot. Oh, tek na. Isang araw ko lang na-enjoy yung buhok na yung straight na yun. Tapos, yun, ginupit na lang ni Mamang. Tapos, yun, yung nagiging itsura ko. Nakita nyo ba yung ngipin ko dyan? Ay, may gap, diba? Kaya sa mga nagsasabing, bakit ako nagbe-brace, ay ayos naman ngipin ko. Actually, maayos talaga ngipin ko sa picture. Naanggulan ko siya. Wala naman, papakita ko yung insecurity ko. Dito talaga akong ngiti. Ngayon, nagdidikit na siya, diba? Kasi, chiname. Ano, inaanggulan ko lang siya kung bakit mukhang maganda yung ngipin ko. Kasi dito na side, maganda yung ngipin ko. Sa kabila, hindi ko alam. Sobrang pangit. Tapos dito, ang lalaki ng space ko dito. If you're going to look at me closer. Kaya ako nagpa-brace kasi niligtas yung gaps at saka yung mga sungki sa baba ng ngipin ko. Next. Oh, masilaw ba? Masilaw ba, girl? Masilaw ba yung flash? Ano ba? Lalala ko ito, nagre-repack kami nito. Meron pa itong isa eh. Hindi ko na sinig. Basta nagre-repack kami nito ng mga gift. Kasi December ata ito eh. December to na time. Nagre-repack kami. Pinakpak ko pa yung isang pagkain dyan. Kasi mamimigay kami ng mga gift sa churches yun na time. Next! Ooh! Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba lamang? Charot. So, ito yung wedding ng friend nila, Mamang. After school ko, dumiretso kami dito. Tapos, nag-ano lang ako, yung nakaduster lang ako niya. Tapos, nakadown shoes. Ready to go na. Tapos, ganun. Hindi ko maintindihan yung forehead ko talaga. Pero may mga ganito. Next photo. Bang! Oh, kitang-kita niyo talaga yung gap sa ngipin ko. Ang itim ko, no? Napapansin niyo ba? Ang itim ko dati. Morena ba ako dati? Hindi ko alam, morena ba to? Sunog talaga ako. May itim pa rin ako ng grade 7, pero nag-start akong medyo pumutis. Dito na, nung lumipat kami ng Cavite. So, ito sa Jollibee to eh. Kasama ko, pinsan ko. Ito yung naglaro kami, oh. Diba, pawis. Pawis ka, girl. Tapos, next is... Ito... Gagi, ito din yun na time yung nagwa-party-party kami sa kwarto ni Kuya. Kita niyo ba yung eyeliner ko dyan? Ang sabi kasi ni Ate Shinin, pinsan ko, di ba lalagyan dito? Liquid eyeliner yan eh. Sabi niya, huwag mo nang dumilat. Dumilat ako, ganyan, di ba kumalat. Tapos nag-selfie, grabe siya, ang confident, sana all. So yun yung nangyari. Next. Para akong si JC dito. Ang taba ng pisngi. Ang flat ko dati. Girl. Next. Bumbera ka, girl. Taray naman ang forma. Ay, alam niyo ba? Kit na kit na ako dito. Itong time na to. Kit na kit ako sa suot ko dyan. Kit na kit yung braso ko dati. Sobrang payat. Tapos, ito ko dati. Ngayon kasi ang laki ng braso ko. Next. Payat. Kung na-maintain ko siguro to. Ang hirap kasi i-maintain. Ang sarap kumain. Girl, ang sarap humilata. Ang sarap kumain. Alam niyo ba, ang dami kong gagawin ngayon pero nag-vlog ako. Pero I don't care. I love myself. Sabi nga ni Ma'am, stay healthy everyone. Ayoko abuso yung sarili ko. Next. Oh, yes, pabebe. Baby, huwag ka nang mag-alilangan pa. Para ako nagre-recommend ng condom dito eh. Ano ba to? Alam ko candy to eh. Next.
ata sa Jollibee. Ang hilig ko dati ha, ang hilig ko sa ganito na buhok dati. Ewan ko, feeling ko ang ganda ko pag nagganon ako ng buhok. Tas pawis-pawis. Ang pangit gagi. Ganyan ang formaan dati. Next. Ano to? Hala, medyo okay-okay na mukha ko dito. Pero laki ng ngipin ko. Ano to? Grade 6. Ito na yung time na malapit na kaming lumipat dito. Tsaka meron akong mga picture dito na dito na. Nakita ko itong mga picture na to sa video to actually. Pag sinearch nyo ako sa Google, well, huwag nyo na lang ako i-search. Pero pag sinearch nyo ako, may makikita kayong picture ko na video na naka-slideshow. Ito yun. Ito yung mga picture na yun. Yan. Tapos, yung silent sanctuary yata yung kumanta. Hindi ko alam. Basta ayun, nakita ko to. Tapos kinuha ko na din. Nakip niya yung picture ko. May gumawa ng slideshow video sa akin sa YouTube. Hindi ko alam kung sino siya. Pero thank you, kuya. Sa likod to ng ano namin, bahay. Hindi pa nire-renovate. Ano pa lang to? Labahan na ano. Ngayon kasi kwarto na yan na parte. Tapos eto. Ito, ano to? Camera 360. Oh yes. Sa likod ng closet nila. Mga panty pa sa likod. Oh. Ito yung pinaka-hate kong smile ko din dati. Yung ipapakita yung cheekbone, kung makikita nyo yung mga throwback picture ko sa DP, ganun. Mga ganun picturan. Sa lahat ng picture na to, nakuha ko to sa YouTube nung isang guy na gumawa ng video. Tapos eto, ano to, retrika din. Oh, gabi siya oh. Feel na feel kong chicks na ako nito. Gabi, ang jejemon. Eto, yung picture na to, sa Sikihor Island to. Ito yung time na wala talagang ka-internet-internet. Tapos, nag-selfie ako nito. Tapos, walang signal doon kasi since island siya. Tapos, nag-selfie ako nito. Tapos, pumunta kami sa parang bayan-bayan ng island na yun. Nagpalit ako ng DP. Ito yung DP ko dati, yung dati kong Facebook. Eh, pumunta kami doon para lang magpalit ako ng DP. Hindi ko alam, ba't kugi ang effort, diba? Tapos, eto sa kotse to, grabe. Grabbing filter. Nawala na ilong ko, guys. Ano, curly hair si girl. So, yun lang naman yung mga old photos ko. Actually, madami pa talaga. Pero, hindi ko na mahanap yung iba. Just, eto lahat. Parang, kinuha ko lang to sa old video. Ay, old video? Old... So, yun lang, guys. Doon lang natatapos ang ating video. Na-realize ko bigla sa ano, nung chinek ko yung mga old photos ko, na-realize ko na ang dami ko pa rin palang naalala. Masaya. Parang masaya. Kasi ko alam paano ko i-end. Paano ba? Kailangan ba na may life lesson to, girl? Hindi ko pinagsisihan yung mga nangyari before kasi masaya ako. Doon ako nag-grow. Tsaka childhood ko yun. Proud ako sa mukha ko dati. Proud ako sa mga nangyari dati. Ngayon lang naman. So ngayon, gagawa na ako ng requirements. Gagawa na ako kasi tapos magre-review ako maya-maya. Kasi may exam ako mamayang alas 5. Kagabi kasi napuyat ako sobra. Kasi gumawa ako ng requirements. Tapos may hina-review ako na PowerPoint 4. Tapos... De joke lang. Kaya paglandian ng trio kagabi. So, yun. Ngayon, babawi ako kasi nagpuwit ako kagabi. So, yun. Thank you guys for watching. I hope nag-enjoy kayo. And I hope na-entertain ko kayo sa content na to. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Follow me on my social media accounts. And see you guys on my next video.